Kamusta mga paps? Nandito na naman tayo ngayon upang mag-share sa inyo kung paano magkabit ng mini driving light. Kaya tara, panoorin ang video na ito. Pero bago yan, please support and subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload na video sa channel na ito. Una, kailangan muna natin tanggalin ang headlight assembly. Tatlong tornilyo lang ito mga paps, dalawa sa magkabilang gilid at isa sa may parteng ilalim ng headlight. Ngayon natanggalan natin ang headlight assembly, kailangan natin tanggalin ang mga wire connection ito. Tanggalin na rin natin ang panel gate para dito tayo magkakabit ng switch ng mini driving light. Pagkatapos, kailangan ko munang ma-repair itong dalawang wire papuntang susiyahan na dati kong pinagkabitan para sa ilaw. At pagkatapos, magdadagdag tayo ng isang wire sa kulay orange na wire. Ang kulay orange na ito mga paps, ito yung output ng ignition switch. Para pag nag-off ka ng switch, mamamatay ang daloy ng kuryente. Ito yung ilalagay natin sa connection sa relay. Para pag nag-off ka na ng ignition switch, hindi na siya mabubuhay kahit i-switch on pa ang switch ng mini driving light. Ngayon na naikabit na natin ang wire, ikabit na natin ang socket connector at ayusin na rin ang wiring nito. Isunod na natin ikabit ang mini driving light. Bali na ikabit na natin ang ilaw sa ginawa nating bracket. Ang bracket na ito mga paps ay angle bat lang na mayroong 1.5 ang lapad. Nilagari ko lang ang magkabilang gilid at binutasan para sa pagkakabitan ng mini driving light. Ngayon ay kabit na natin ang ilaw, dito na muna tayo sa relay. Ang ikakabit ko mga paps ay PCB relay. Karamihan nakakabit ito sa mga electronics appliances. Ito yung naisip kong ikabit dahil maliit lang siya. 10 amperes naman ang kaya niya, kaya pwede naman siyang gamitin sa mini driving light na ikakabit natin sa motor.
pag-testing ng relay, kung hindi mo pa alam ang connection, gumamit ka ng test light. At una mong gagawin, hanapin mo muna yung winding connection. Yung pagnilagyan mo ng kuryente sa magkabilang dulo ay may maririnig kang lagatik. Tapos, isunod mo naman hanapin yung contact point connection. Check nyo na lang mga paps, meron akong diagram ng relay na ginamit ko na nakatouch sa screen. Yung number 1 nito mga paps ay papunta yan sa switch. Iyan yung may kuryente na galing sa susian. At yung number 2 naman ay ground. At ang number 3 naman ay yung galing sa battery. Lagyan nyo na rin ng fuse para safe. At yung number 5, yan yung papuntang ilaw. At yung number 4, ay ikundin mo natin dahil wala itong pagkakabitan. Ngayon, lalagyan na natin ng mga wire at isolda sa relay. Gumamit lang kayo ng soldering iron at soldering lead sa pagtugtong ng mga wire sa relay. Dalawang relay ang gagamitin natin dito mga paps para sa high and low. Ngayon na ikabit na natin ang mga wire sa relay, ikabit na natin ang mga connection nito, papuntang mini driving light at sa switch nito.
Dito na lang tayo magbubutas mga paps para sa switch ng Mini Driver Light. Bali ganito ang ginamit ko na switch. Meron siyang dalawang output na pwede sa high-end